Itadako na po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng mga Panginoon bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinulapay. Sa inyo muna po, minahan, panandala pong tumayo. At narito po, akin na po ibinibig buong kakataon sa ating beloved preacher, Limmy Reganada. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, ating beloved Orlando. Mga namahal, tayo manalangin. Itaas natin ating mga kamay. Upo, mapagpala, dakila naming Ama, banal at makapangyarihan na higit sa lahat, sa matamis at dakilang banal na pangalan ng aming pinakamamahal na Jesucristo. Mahal Pinoon, maraming salamat po Diyos sa bawat bahagi niyong banal na gawa na natapos na patuloy yung pinagpala nilangisan, Mahal Pinoon, at narito na kami, Mahal Pinoon, sa pag-aaral na iyong banal salita, ang iyong banghinyo ng kaligtasan, Mahal Pinoon. Buksan niyo po ang puso't isipan sa lahat narito, Mahal Pinoon, maging sa aming mga live webcast viewers, Mahal Pinoon, sa aming mga bisita, ipaunawa niyo po sa kanila ang iyong banal na salita, at narito ako, taos puso ako, nagsisisi, nagpakumaba, naghingi ng kapatawaran, patawarin niyo po ako, Mahal Pinoon, sa aking mapagkukulang pagkasala sa iyo. Naisip man, nasalita man, nasagawa man na hindi nyo kinilugnan, alisin nyo pong lahat madlang mga distraction, Mahal Pinoon. Ito aking samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aking sinasaway lahat ng uri, di mon yung madlang gawa ng kaway, di mon hindrances, doubts, unbelief, cast out, cast out, cast out lahat ng mga distraction, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin, Mahal Pinoon, mga minamahal. Sa araw na ito ay ang pag-alaala natin sa ating pinakamamahal na si Kristo. Sa araw na ito tayo po ay mag-alaala sa Mahal Pinoon. Huli sapir po natin sa araw na ito. Ang ating pag-aralan sa araw na ito, mga namahal, ang pamagatan natin ang pag-alay ng buhay ng mahal na Panginoong Hesu Kristo. Everybody say praise the Lord. Purihin ang Mahal Pinoon. Kindly po sa ating Bible readers, ang ating key verse ay dito po sa 1:3 ang talata ay 16 at sabay ang basa sa Episo 2:1-2. Dito po sa aklat po ng 1, kabanatang 3 ang talata ay 16. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatang 2, ang talata po'y 1-2. Dito sa Epeso, kabanatang 2, talatang 1. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa 2, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa sa salita ng Mahal Pinoon. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo magpala sa kanyang banal na salita. Sabi dito sa Juan Kapitulo 3, ang talata ay 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po ang salitang ito, lagi po ata natin narinig ito, mga minamahal, John 3:16, mga minamahal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so those believe in Him should not perish but have everlasting life. Palakpakan muna natin ating pinakamamahal na Kristo. Ito pong salita ng Mahal Pinoon, ito mga manmahal, kung ating bulay-bulayin, sabi dito, pagsinta, no? Sa ibang salita, pag-ibig, pagmamahal. Pero ito pong pagsinta, grabe pala itong pagmamahal ng Mahal Pinoon sa atin. Everybody say praise the Lord. Mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil kanyang ibinigay ang kanyang bugtong anak upang tayo ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit nandiyan po ang salita ng Mahal Panginoon, mga minamahal. Nung araw ang mga tao, mga minamahal, kasama nila ang Mahal Panginoon. Nakikita nila ang Mahal Panginoon, nangangaral ng ebanghelyo
dahil ubog ibig ng mahal Pinoon na sila lahat mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ngunit napakarami pa rin sumasalangsang mga inumahal. Ilan-ilan lang ang sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil sabi dito sa Epeso 2, ang talatay 1 at 2, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng salibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuway. Dahil ang Diablo, mga minumahal, Espiritu din. Siya po ay, hindi po siya natutulog 24 hours. Gusto niya laging binabantayan, lalo sa mga Kristiyano. Binabantayan niya para hindi maligtas ang mga Kristiyano. Ngunit nandiyan ang salita ng mahal Pinoon. Buhay ang salita ng mahal Pinoon. Ang sumasampalataya sa Kanya, buhay, mga minumahal, sabi ng Biblia. Kayo'y binuhay niya. Binuhay tayo, dati tayo patay sa kasalanan, mga minumahal, no? Patay tayo sa ating mga ginagawang kasalanan, ating mga kaluluwa, walang buhay, sabi ng Biblia, mga minumahal. Ngunit nandiyan ating pinakamamahal na si Kristo. Iniibig tayong lahat, gusto niya na ikaw at ako mga ligtas at makaalam ng katotohanan, mga minumahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ganun ang pag-ibig ng mahal Pinoon, mga minumahal. Hindi, walang katulad, hindi mapantayan ang pag-ibig ng mahal Pinoon, mga minumahal. Kaya hanggang ngayon, ito pong Espiritu na gumagawa ng pagsuway, mga minumahal. Ito po, lumalaganap ito. Kailangan ng mga Kristiyano, mag-ingat. Lagi natin tingnan ang kautosan at kaluuban ng mahal Pinoon upang hindi tayo mga titiso doon sa ginagawa ng Diablo, mga minumahal. Everybody say praise the Lord! Patuloy na maglilingkod sa mahal Pinoon. Laging bulay-bulayin ang kabutihan ng mahal Pinoon sa ating buhay, mga minumahal, upang hindi tayo nito mahatak. Ito pong gumagawa ng pagsuway, mga minumahal, upang tayo lahat ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin natin dito sa 1 Corinto, Kapitulo 2, ang talatay 14 hanggang 16 po ito, mga minumahal. At sabay na pong basa sa Roma 8:5-6. Dito po sa 1 Corinto, Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 16. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sinuman, sapagkat sino ang nakakikilala ng pag-iisip ng Panginoon upay siya turuan niya? Dapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Dito sa Roma, Kapitulo 8, talata 5 hanggang 6, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisita-talima sa mga bagay na laman. Dapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Dapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas sa ating pinakamamahal na Jesus Kristo. Purihin ang dakilang Diyos na buhay. Nung araw, kaya inaalala natin mga minumahal, nung araw, mahal Pinoon, kasama-kasama nila, mga minumahal, kasama-kasama ng ating mga apostol, ng mga alagad, mga minumahal. Ngunit, mas lalo tayong pinagpala ngayon. Everybody say praise the Lord! Bakit po? Mas mapalad ang naniniwala na hindi nila nakikita, sabi ng Biblia, mga minumahal. Mas mapalad pala tayo na tayo sumampalataya sa ating pinakamamahal na si Kristo. Hindi natin siya nakikita, ating siyang naramdaman. Siya ay nasa Espiritu, nasa Espiritu o katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sabi dito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit, ang Espiritu ay nagsisiyasat ng lahat na bagay. Siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya? Datapuhat, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Everybody say praise the Lord! Dahil sino man walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Roma 8, bimang numahal. Sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya atin ngayon na alaman, mga minumahal, ang pag-isip ng mahal Pinoon
ng ating pinakamamahal na Jesucristo dahil ang pag-isip ni Kristo ay nasa atin na. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesucristo. Tinuturuan tayo ng kanyang banal na salita upang hindi tayo malihis, upang hindi tayo mapunta doon sa mga bagay na hindi kinilugdan ng mahal Pinoon. Ngunit ang mga tao na hindi naglilingkod sa mahal Pinoon, saan ang kanilang kaisipan, mga mahal? Kaisipan ng laman. Anong kaisipan ng laman? Ay kamatayan. Everybody say praise the Lord. Kamatayan po ang kaisipan ng laman. Ngunit ang kaisipan ng Espiritu ay ano? Buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord. Purihin ang mahal Pinoon. Kaya ang mga tao na hindi nagpapasakop sa utos ng ating pinakamamahal na Jesucristo, sa kanyang kaluuban, ang kanilang iniisip, laman, mga lahat na bagay, iniisip nila yan mga mahal upang silang mabuhay. Nakalimutan nila na ang kanilang kaluluwa ang pinaka-importante mga mahal. Kasi pag natapon sa impierno, walang hanggang pagdurusa. Ngunit tayo, ang ating kaluluwa, na dito tayo, naglilingkod sa mahal Pinoon. Sinusunod natin ang kautusan ng mahal Pinoon. Tayo pala ang tagalangit, buhay na walang hanggan. Everybody is praise the Lord. Purihin ang mahal Pinoon. Kaya basahin natin dito sa unang Juan, kapitulo 5, ang talatay 20. Dito po sa unang Juan, kabanatang 5, talatang 20, ganito po ang pagkakasabi. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi dito, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesukristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala hanggan. Nandiyan po ang salita ng mahal Pinoon. Talagang ito po ang salita ng mahal Pinoon. Totoo po atin na napatunayan ito. Tayong mga saksi ng mahal Pinoon ito, mga mahal. Ating pinapatotoo na ating makaramdaman, pinagaling tayo ng ating pinakamamahal na Kristo, nandiyan sa bingit na ng kamatayan, kung ika'y tumawag sa mahal Pinoon at sumampalataya sa kanya, mga mahal, binuhay tayo ng mahal Pinoon. Everybody say praise the Lord! Ngunit ang mga tao na ayon sa laman, mga minamahal, mayroon po akong nasiran sa dako ng Maynila, mga minamahal. Siya din po daw naglilingkod sa mahal Pinoon. Ngunit itong salita na ito, tinitwist pa niya, mga minamahal. Talagang binibigyan niya pa ng ibang konklusyon, mga minamahal, na napakaliwanag na ang tunay na Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. At buhay na walang hanggan. Pero talagang binibigyan niya pa kung ano-ano mga sinasabi niya na talaga, kaya hindi lumalakip ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila, mga minamahal. Ngunit tayo, pinagpala po tayo lahat, mga minamahal. Nang diyan, nakita natin ang tanda at himala at kapangyarihan ng Diyos ating buhay, mga mahal. Dahil tayo sumunod sa kaluuban ng Diyos at ipinaunawa ng mahal Pinoon sa atin ang kaisipan ng Kristo na sa atin na napag-unawa natin ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, ang ating Diyos na buhay din po siya. Everybody is praise the Lord! Purihin mahal Pinoon. Kaya napang-unawa natin, binigyan tayo ng ating mahal na pastor, ng ating pinakamamahal na Jesucristo upang kumakandili ng kaalaman at unawa. Itinuro ng mahal pastor ang tamang paglilingkod, mga mahal. Kaya tayo lahat nagtamasa nito, mga mahal. Tayo lahat pinagpala ng mahal Pinoon. Dumating man alindol, dumating man ang napakalakas na bagyo, hindi ka matatakot dahil si Kristo ay kasama mo. Kung ang Diyos kakampi mo, sino palalaban sa iyo? Everybody say praise the Lord! Purihin mahal Pinoon, naranasan ng iyong paglilingkod, mga mahal. Nakalindol sa amin, mga mahal, ang mga tao. Grabing takot na kakatakbuhan palabas, mga mahal. Hindi malaman kung saan sila susuling, mga mahal, dahil napagkalakas ang lindol. Ang aming bahay talagang niyanig ng husto ng lindol, mga mahal. Dahil hindi pa ako nakapanalangin, nabigla po ako, mga mahal, nagulat po ako, mga mahal. Kumakain ako, mga mahal. Binitawan ko yung pagkain ko, mga mahal. Ako'y lumuhod na nalangin sa mahal Pinoon, nagsisi, mga mahal. Tapos ko sisi, sinaway ko pong lindol sa makapangirihan pangalan ni Jesus sa unang dalangin ng mahal pastor. Alam po, minang minamahal, ano yung pong lindol, tuk, 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 tuk,
ganun talaga, minumahal. Nagkalaglagan na pong mga gamit namin. Sabi ko sa aking beloved wife, hawakan mong TV, malaglagan yung ating dalawang anak, maliliit pa. Hawakan mo, ako'y manalangin. Alam po niyo, minumahal, nung ako'y nanalangin, sinaway ko yan, ang lindol sa pangalan ni Jesus. Tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Alam po niyo, minumahal, tatlong saway ko ang lindol, minumahal. Dumuyan po yan, minumahal. Pagbalik niya pangatlo, huminto po yan, minumahal. Grabe, umiyak ako sa galakan, mga minumahal. Umiyak ako sa pag-ibig ng Malpinon. Dahil alam ko, inibig niya pala ako, minumahal. Nandiyan ang kanyang kapangyarihan, hindi niya pinag-guide sa atin. Dahil tayo, inibig ng Diyos at mga anak ng Diyos, tagapagmana na pala ng buhay na walang hanggan. Everybody, si praise the Lord. Purihin ang Malpinon. Pero yung mga tao doon, mga minumahal, nagtatakbuhan, nanginginig ng takot dahil ang kalang mga TV na nalaglag na rin, ang kalang mga rip na nahulog na rin, mga minumahal, mayroon po akong sinisiran doon. Kapitbahay namin, mga minumahal, nandoon po na po sa Bible study, kumbinsido na po siya na magpabautismo na po siya, mga minumahal. Pagdating doon, hindi po siya nagpabautismo. Talagang ayaw niya kasi lumapit, gusto niya lang doon lang sa tabi-tabi. Nung tawagin na namin magpabautismo, ayaw magpabautismo, mga minumahal. Alam po niyo, mga minumahal, pinasukan siya ng masamang espiritu. Nagkakalungkot, mga minumahal. Pinasukan siya ng masamang espiritu. Masama na ang kanyang mga panlita. Hindi na natin maintindihan dahil talagang gusto niya siya lang lahat magsalita, mga minumahal. Alam po niyo, inuwi nila sa probinsya. Dahil probinsya na din, kapitbahay din namin doon, mga minumahal. Nung inuwi nila, mga minumahal, anong nangyari? Inudyukan ng demonyong espiritu, umakyat sa santol, nagbigti, mga minamahal. Alam po nyo, dalawang araw hindi nila nakita kung saan na yung babae na yon, mga minamahal. Nung nakita nila, doon na, tuyo ng katawan, patay na, mga minamahal. Kaya ganun ang salita ng Mahal Pinoon. Pagka itinanggi mo ang Mahal Pinoon, ikaw ay mapapahamak dahil ang ginagawa mo ay kasamaan. Hindi mo sinunod ang kalooban ng Mahal Pinoon upang maging matuwid ka sa paningin ng Mahal Pinoon. Kaya sila napapahamak, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Nakakalungkot. Pero yung mga bunga namin, kabagan, so nang dalangin na mahal, pastor, minumahal, sila'y pinagpala ngayon. Nagbubunga rin na nagbubunga, minumahal. Talagang ang kanilang mga nabuhay na pagsak nung araw dahil lumalakad sila sa kadiliman, lumalakad sila sa kasamaan, minumahal, ngayon, nasa kaliwanagan na sila, pinagpalang lubo sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody, say praise the Lord! Purihin, Mahal Pinoon. Dahil gusto ng tao, mga minumahal, ayaw maglingkod sa Malpinoon dahil itong espiritu ng pagsuway, yung po ang laging bumubulong sa kanila, mga minamahal. Dahil ayaw nila hanapin ang katotohanan upang sila papalayain ng Malpinoon. Sabi nga dito sa 1 Timoteo kapitulo 6 ang talatay 10, ang kanilang iniibig, mga minamahal, lahat ng mga bagay nito, kanilang iniibig ang salapi, mga minamahal. Kaya nangasinsay ang kanilang mga pananampalataya. Basahin natin. Dito po sa aklat ng sulat ni dito sa Unang Timoteo kabanatang 6 ang talatay 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Amen, praise the Lord. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagsagana ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Alam po niyo, mga mahal, talagang ang kanilang ninanais, yun na lang mga pag-ibig sa sarapi. E akala nila mabuhay sila, akala nila may walang hanggang buhay sila, mga mahal. Ngunit hanggang dito lang po yan, lahat na bagay ay mapaparang, lahat na bagay ay may babagsak, lahat na bagay ay masusunog pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nung panahon ng mahal pa ng Isu Kristo, mga minamahal, nung siya ay nagkatawang tao, mayroon pa siyang isang alagad, mga minamahal, na naudyukan itong espiritu ng pagsuway. Mga minamahal, ayaw sumunod sa mahal Panginoon. Nakita niyo po, pag nabasa niyo, si Judas, mga minamahal, talagang ibininta lang ang mahal Panginoon ng 30 putol na pilak para makuha niya lang ang kanyang gusto, ang kanyang sarili. Mga minamahal, anong nangyari kay Judas? Nagbigti din po siya. Patay, putok ang tiyan, mga minamahal. Hindi siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit tayo, mga minamahal, nga sumunod sa salita ng Mahal Pinoon, tayo'y pinahabagan, mga minamahal. Ang ibang mga apostol sumunod sa Mahal Pinoon, saan sila ngayon? Sa piling ng ating pinakamamahal na si Kristo. Kaya ang mga tao na yan, mga minamahal,
mga parasiyo na yan, mga pagano o iskriba, mga namahal, sila po ang mga sumasalangsang. Kakaunti lang po ang naliligtas nung panahon ng mahal pa ni Jesus Kristo. Talang gusto talaga nila ipapatay ang ating pinakamamahal ang Jesus Kristo. Kaya, kahabag-habag sila mga namahal. Ang ating mahal Panginoon talagang ipinahuli talaga nila mga minamahal. Nung nahuli ang mahal Panginoon, talagang hinampas, hinamak. Grabe ang naranasan ng ating pinakamamahal ang Jesus Kristo mga namahal. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang mahal Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig sa tao, mga namahal, na sa kanya na ang lahat ng kapangyarihan, mga namahal, hindi niya ginawa yan upang lipulin ang mga tao na yan, mga namahal. Ngunit ginawa niya, siya po'y nagpapako sa krus ng Kalbaryo upang tayo lahat mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Basahin po natin dito sa Isaiah, Kapitulo 53, ang talatay 3 hanggang 5. Isaiah, Kapitulo 53, talatang 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating makaramdaman at dinala ang ating makapanglawan. Ngayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yan po, kaya pala tayo nagsigaling, mga minamahal. Sa ating mga karamdaman, dating lugmok tayo sa karamdaman, lugmok tayo sa bisyo, mga problema, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig nito ng mahal Panginoon, tayo lahat nagsigaling sa ating makaramdaman, nilutas sa ating mga problema, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Purihin mahal Panginoon. Sabi dito, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinilagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Biro mo po yun, mga mahal, ang ating dakilang Diyos na buhay talaga ang dinanas niya. Walang taong nakadanas na tulad ng ginandinanas ng ating pinakamamahalang si Kristo, mga mahal. Grabe, mga mahal. Grabe ang paspat, hinampas niya, mga mahal Pinoon. Sumisirit ang dugo, mga mahal. Hanggang siya ay binawian ng buhay, mga mahal. Ngayon, pinagpala siya, bumalik siya sa kanyang trono ng biyaya dahil sa kanya ang lahat na pagpapala, pagmamahal, pag-ibig, lahat niya na mabuting bagay nasa ating pinakamamahal ng Panginoon Kristo. Ngayon po, nasa Espiritu ang ating pinakamamahal ng Panginoon Kristo, pinagpala tayo lahat. Lagi nating nadarama ang kanyang banal na Espiritu. Everybody say praise the Lord! Maging si Gobernador Poncio Pilato, mga inumahal, talagang hindi niya napigilan ang mga taong ito. No? Dahil gusto talaga nila ipapako ang mahal Panginoon sa krus, mga inumahal. Gusto talaga nilang patayin ang mahal Panginoon. Talagang gobernador na po ito, hindi po niya napigilan dahil sa people power ng kasamaan, mga mahal. Pero ang ating mahal Panginoon, nung siya ay ipinako sa cross, inilibing, nabuhay siya sa ikatlong araw. Basahin po natin dito sa Lucas, Kapitulo 23, ang talatay 20 hanggang 23. Dito po sa Lucas, Kabanatang 23, talatang 20 hanggang 23. Ganito po ang pagkasabi. At si Pilato'y nagsalita muli sa kanila sa pagnanais na paulan si Jesus. Dadapot sila'y nagsigawa. Nagsigawa na sinasabi, ipako sa krus, ipako siya sa krus. At kanyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo, bakit anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong masumpungang anumang kadahilan ng ipapatay sa kanya. Parosan ko kaya siya, kung nga siya, at siya'y pawawalan. 23, na dapat pinipilit nilang hingin sa malalakas na tinig na siya'y ipako sa krus at nanaig ang kanilang mga tinig. Amen, praise the Lord. Dito sa 22, sabi dito, at kanyang sinabi sa kanila
na bilang ikatlo, bakit anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong masumpungang anumang kadahilan ang ipatay sa kanya. Parsuhan ko nga siya at siya'y pawalan. Gusto ni Poncio Pilato, mga mamahal, gusto lang niya na maparusahan ang mahal Pinoon. Pero nagsigawan ang mga tao ng malakas na siya'y ipako sa krus, mga mamahal. Na naigpo ang mga tao, na ipako ang ating pinakamamahal na Pesos Kristo. Kaya kung isipin natin talaga, mga mamahal, napagkalungkot ang nangyari sa ating pinakamamahal na Pesos Kristo. Ngunit ngayon, hindi tayo nalulungkot, kundi nagkaroon tayo ng kagalakan dahil sa Espiritu ng ating pinakamamahal na Pesos Kristo. Sundan po natin dito sa Lucas 23:34, talon sa 46, at Lucas 24, ang talatay city. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 23, ang talatay 34, at italon ng 46. Dito sa 34, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila, nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Sa 46, at si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Sa Lucas 24, talatay 7, na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagkababahagi nila sa kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Biro niyo po mga mahal, maging ang kasuotan ng ating pinakamamahal na si Kristo, kung sa salita natin ngayon, pinagsusugal-sugalan pa nila mga minamahal kung sino man nanalo. Ganun po ang mga tao noon mga minamahal. Pinaghati-hati nila mga minamahal hanggang na nalagot na ang hininga ng mahal Pinoon. Ngunit, sabi dito sa Lucas 24, ang talatay city, na sinabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa cross at magbagong muli sa ikatlong araw. O di ba po, ang salita ng mahal Pinoon, nangyari. Nangyari, nung nailibing siya, mga mahal, nagbangon siya sa ikatlong araw. At ngayon, kasama natin ang ating pinakamamahal na Jesus Kristo sa Espiritu at katotohanan. Everybody say praise the Lord! Purihin mahal Pinoon. Ngunit itong mga tao na ito, mga mahal, kahabag-habag ang ginawa ng mga tao na hindi naglilingkod sa mahal Pinoon. Ngunit tayo, mga mahal, pinagpala tayo dahil binigyan tayo ng pastor upang turuan tayo o paano isagawa ang salita ng mahal Pinoon sa matuwid na paggawa, mga minamahal, upang tayo lahat, mga minamahal, magtatamasa sa mga bagay na ipinangako ng ating pinakamamahal na Jesus Kristo. Kaya ang ating pinakamamahal na Jesus Kristo, nung siya'y nagbangon sa ikatlong araw, mga minamahal, saan na po siya? Nasa Espiritu na siya, bumalik na po siya sa kanyang trono ng biyaya sa langit, mga minamahal. Ngunit sabi niya, mga minamahal, datapuwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasa sambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo, narito tayo, nagtitipon upang sinasamba natin siya at inaalaala natin ang nangyari sa buhay ng ating pinakamamahal na Jesus Kristo nung nagkatawang tao siya, mga minamahal, upang tayo'y magsisamba sa Kanya. Basahin po natin dito po sa Juan, last verse na po tayo. Juan 4, talatang 23 hanggang 24. Natapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama magayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi dito, datapuwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat inahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu
at katotohanan. Everybody say praise the Lord! Mga minamahal, sa mga oras nito, ituon natin ating puso at kaisipan sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil alam natin, mga minamahal, narito tayo nagkakatipon sa kanyang banal na pangalan, narito po siya sa ating kalagitnaan. Ngunit, yung mga tao na yan, mga minamahal, na hindi nagpapasakop sa salita ng mahal Panginoon, mga minamahal, sila po, mga minamahal, alipin ng espiritu ng pagsuway, mga minamahal, ngunit ikaw, at ako, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal, alipin tayo sa espiritu ng ating pinakamamahal na si Kristo. Sumusunod tayo sa kalooban ng mahal Pinoon. Sinasamba natin siya sa espiritu ng katotohanan, mga minamahal, dahil siya ay espiritu. Lagi tayo nagkakatipon para maluwalhati natin ang kanyang banal na pangalan, dahil alam natin na ikaw at ako may tatak ng espiritu ng mga anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Everybody say praise the Lord. Purihin ng mahal Pinoon. Tayo tumayo, mga mahal, at tayo awitan natin ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Inanyahan po natin ating mga baguhan kung mayroon po tayong mga bisita, mga mahal. Purihin ng mahal Pinoon. Lumapit po kayo sa harap, mga minamahal. Iniibig kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Mahal na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord Jesus, pray ka, mahal Pinoon. Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at lalo sa kalayawan. Lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala.
ibinagay sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng kabayo dahil ako. Dato sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan muna natin ating pinakamamahal na Kristo. Purihin natin dakilang Diyos na buhay sa ating mga minamahal na mga bisita na pagkapalad niyo mga inamahal. Dahil sabi ng Biblia, kung masumpungan mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Sabi ng Juan
Sabi ng Juan 8:32, mga naman. Kaya kami lahat dito, dati, napakaraming karamdaman, mga naman. Wala ng pag-asang mabuhay. Ngunit nung nasumpungan namin, binuhay kami muli ng mahal Pinoon upang siya ipaglingkuran. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya may apat na reglamento ng kaligtasan. Pakinggan niyo po maigi, mga mahal, ang sasabihin ko sa inyo. Sabi dito sa Hebreo Kapitulo 11 ang talatay 6, sabi dito, kinakailangan lang ng mahal Panginoon na sumampalataya ka sa Kanya upang ika'y kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi dito sa 11:6 ng Hebreo, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay ganti na sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya nasumpungan niyo ng mahal Pinoon, hinahanap niyo ang mahal Panginoon, nang dito lang pala siya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ano po ang pananampalataya? Sabi dito sa 11:1 ng Hebreo, sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ang mga bagay na hindi nakikita. Noon po ang mga apostol, ang kanilang mga pananampalataya, sabi nga ng mahal Pinoon, maliit po ang kanilang pananampalataya. Wala pa kasing laki ng bini ng butil ng mustasa dahil kasama nila ang mahal Pinoon. Ngunit tayo pinagpala, nanampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Kristo, hindi natin siya nakikita, ngunit atin siyang naramdaman. Nasa Espiritu po ang ating pinakamamahal na Kristo, ang ating Diyos, tagapagligtas. Everybody say praise the Lord! Yan po ang unang reglamento ng kaligtasan. Ang pangalawa po, pagsisihan natin ating mga ginagawang kasalanan, dahil sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng mga tao nagsilihis doon sa itinuturo ng mahal Pinoon dahil kaya sila po nagkakasala. Patuloy sila nagkakasala, gumagawa ng masama, mga mahal. Dahil sabi dito ng Roma 3 ang talatay 10 hanggang 12, sabi dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, nagkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, walang wala kahit isa. Bakit sinalita ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal? Dahil po ang mga tao, ang kanilang puso at kaisipan lang doon po sa mga bagay ng sanglibutan, hindi sa mga bagay ng bakalangit sa Espiritu ng Diyos. Ang gusto ng mahal Pinoon, lagi kang nakatuon doon sa bagay na makalangit sa ating pinakamamahal na Kristo, na siya din po ang Espiritu. Everybody say praise the Lord! Para maging matuwid ka pala sa paningin ng mahal Panginoon. Kaya sabi dito ng 3:23 ng Roma, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan pala, mga minamahal, hindi tayo nakakaabot doon sa pangdinig ng ating dakilang Diyos na buhay dahil nakaharang po ang ating kasalanan. Dahil ating kasalanan, dito po sa ating puso, gusto ng mahal Pinoon maging malinis ang ating kasalanan para makapasok siya sa ating puso. Makarating na po ang ating mga panalangin sa pangdinig ng ating pinakamamahal na si Kristo. Sabi dito, hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan, ano po ang sikreto? Ano po ang dapat gawin ng tao? Siya po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo upang magpatawad ang ating mga dagwang kasalanan. Kailangan ang tao mabautismuhan. Pero kailangan muna talaga na magsisi ang tao, mga minamahal. Sabi dito sa Gawa 3:19, sabi dito, kaya nga magsisi kayo at mga balik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa mahal Panginoon. Darating pala ang panahon ng kaginawaan. Dati talagang parang hindi tayo makahinga sa problema. Napagkaraming problema, mga mahal, puno ng karamdaman. Ngunit kung ika'y magbalik loob sa mahal Pinoon, darating na ang panahon ng kaginawaan sa iyong buhay. Dahil yan po ang pinangako ng mahal Pinoon, mangyayari po yan kung ika'y mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At pangatlong reglamento ng kaligtasan, sabi dito ng Gawa 2:8, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Once kayo mabautismuhan, malubog sa tubig. Ang bautismo mo, simple lang po ang bautismo. Isang lubog lang po. Paglubog, pag-ahon mo, bagong nilalang ka na. Sabi na ikalawang Korintos 5:17, ang sino man kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Narito ngayon, sila pawang naging mga bago. Nakita niyo po, ayang mga kapatiran, hindi na po sila gumagawa ng bisyo. Hindi na po sila gumagawa ng labag sa kalooban ng Malpinon. Bagkos ang kanang puso at isipan, laging nakatuon sa ating pinakamamahal na si Kristo. Kaya nadyaan ang pag-ingat ng Malpinon. Kung ika ay naglilingkod na sa Malpinon, babanggain ka man ng sasakyan, masagasaan ka man, hindi ka maano. Yun po ang pangako ng Malpinon. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka maano. Malubog ka man sa tubig, hindi ka maano. Dahil yun ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Lindol, Bagyo, sawayin mo yan sa pangalan ni Jesus, magsitigil. Everybody say praise the Lord! Purihin Malpinon. Dahil mayroon ka ng kapangyarihan. Dahil sabi ng Gawa 1:8, sabi dito, datapuat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Hudya, sa Samaria, hanggang sa kauli-hulihan, hanggang ng lupa. Saksi tayo ng mahal Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Ipatotoo natin ang mga mabuting bagay na ating nasilayan na nagmula sa ating pinakamamahal na si Kristo. Kaya saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamahal na si Kristo. Kaya tanggapin niyo po ang mahal Panginoon. Sundan niyo po ang panalangin ito. Banggitin niyo po na inyong mga labi. Sige po. Upo mapagpala dakila naming Ama. Banal at makapangyarihan na higit sa lahat. Sa matamis at takilang banal na pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras nito. At narito ako, aking napagtanto. Ako pala'y isa'y makasalanan sa iyong banal na harapan. At ako'y nagsisisi sa aking nagawang mga kasalanan mula ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Mahal Panginoong Isus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas niyo po ako maging aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Tulang itaas lang po ang kamay. Kami na po manalangin sa inyo. Upo mapagpala dakila naming Ama. Banal at makapangyarihan na higit sa lahat. Sa matamis at dakilang banal na pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin ng aming ginagalang minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, the interim prophet, narito po, mahal Pinoon, mga tumanggap sa iyong dakilang banal na pangalan, patawarin niyo po sila, mahal Pinoon, sa kanilang mga nagawang kasalanan. Mula sila ay magkaisip hanggang sa mga oras nito, mahal Pinoon. Linisin niyo po ang kanilang mga puso, mahal Pinoon, ang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iligtas niyo po sila, lahat nilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin mahal Pinoon. Everybody say praise the Lord. Purihin mahal Pinoon. Ang ginawa po ninyo, una at pangalawang reglamento pa lang ng kaligtasan. Ang pangatlo po, huwag po kayong umuwi na hindi kayo mabautismuhan. Pag nabautismuhan kayo, nandiyan na talaga ang pag-ingat ng mahal Pinoon sa inyo. Pag nabautismuhan kayo, grabe ang kagalakan na inyong maramdaman. Dahil ipinangako ng mahal Pinoon, iiwan niya ang kanyang espiritu sa bawat sumampalataya sa kanya. Kaya magpabautismo, magpatuloy kayo. Once kayo mabautismuhan, magpatuloy kayo. Isang araw, ipinangako ng mahal Pinoon ang kanyang santong espiritu na ipagkaloob sa inyo, darating po iyan mga namahal. Dahil ating Diyos ay mahabagin, mapagpalang Diyos, grabing pagmamahal ng mahal Pinoon sa atin mga namahal. God bless you po mga namahal. At sa ating pagpatuloy, dalako na po tayo sa ating Holy Supper. Narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother boy, Kaluya. Mga minamahal, tayo po itumayo. Tayo po dadako sa ating panalapunan. Minsan ba tayong umawit, mga minamahal, saliksikan natin ang ating puso. Awitin natin ang awiting, siya sa atin mo ako. Para sa ating mga bisita, mga minamahal, sa mga baguhan na tumanggap. Mga minamahal, pwede po kayong makibahagi sa panalapunan. Kung kayo po ay magpapabautismo mamaya after po ng ating banal na gawain, sapagkat ito pong banal na hapunan, ito po ay exclusive lamang para sa mga anak ng Diyos. Pero kung nais nyo magpabautismo at nais nyo nang maging anak ng Diyos, pwede na po kayo makibahagi sa banal na hapunan. Tayo po muna umawit. Oh, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na nawalawan sa
sa harap ng banal mong trono. Tawad sa ating pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal. Bigayin natin ang ating puso. Hallelujah! Sa kasalanan, ako'y hanguin mo. Minamahal, ang banal na hapunan, mga minamahal, ito po yung nagpapaalala sa atin na tayo po, mga minamahal, ay tinubos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang dakilang paghihirap, isang dakilang sakripisyo na kahit sinong tao, mga minamahal, hindi po kayang tiisin ang dinanas ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo'y nagdaraos ng banal na hapunan, mga minamahal, upang ipaalala sa atin na pinaghirapan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang buhay niya ang naging kapalit upang tayo'y maligtas, upang tayo'y mapatawad. Mga minamahal, kinapupuotan ng Diyos ang kasalanan. Ayaw niya na tayo'y maging mga kasalanan, mga minamahal ko. Gusto niya tayo pong tubusin sa ating kasalanan. Gusto niya patawarin tayo, mga minamahal. Gusto niya tayo makapiling sa langit. Hallelujah! Mahal na Panginoon,
ama ng Panginoon kung gaano ang ama naawa sa kanyang mga anak. Ganun naawa ang Diyos sa atin. Hindi niya ginagantihan na kasamaan ang aling mga pansalansan. Kung gaano kalayo ang luran sa silangan, ganun din nilalayo ng Diyos ang ating mga kasalanan sa ating mga minamahal. Bago tayo sumagot sa ating panalapunan, mga minamahal, sinabi ko rito sa Hebrews. Sa Hebrews chapter 6 verse 4 up to 6, sabi ko rito mga minamahal, sapagkat kung minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabubuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating, at sa kasi ay naiwalay sa Diyos, ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Kapag tayo paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan, muli nating ipinapako si Kristo sa krus. Ayaw ang nagiging dahilan bakit napako ang ating mahal na Panginoon. At muli pa natin siyang ipinapapako sa krus. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, siya sa atin yung mga sarili at saka siya kumain at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom sa saro ay kumakain at umahapil sa kanyang sarili kung hindi niya kikilalanin ang katawan at ang dugo ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y humingi ng kapatawaran, mga minamahal. Sinabi ko nga po sa inyo, hindi ginagantihan ng Diyos ang ating mga pagsalangsan ng kasamaan. Inilalayo niya pa ang kasalanan para sa atin. Kung paano nga ma naawa sa kanyang mga anak, naawa ang ating mahal na Panginoon. Alam niya, mga minamahal, na hindi natin kayang tiisin ang parusa ng kasalanan. Gusto niya na tayo iligtas. Gusto niya na tayo makapiling sa langit. Hallelujah! Kaya humingi tayo ng kapatawaran, mga minamahal, sama-sama po tayong magpakumbaba. Dakilang kapagpala po namin, Ama Diyos, na mga pangyarihan sa lahat. Mala Panginoon, patawarin mo po kami. Pinagsisisihan po namin lahat ng aming mga pagkakamali, lahat ng aming mga pagkukulang, lahat ng aming mga pagsalansan, Dakilang Diyos, na dahil sa iyo, Mala Panginoon, muli ka na ayan sa kahiyan, Mala Panginoon. Kaya humingi kami ng kapatawaran, patawarin mo po kami. Kahabagan mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po kami. Maging matagumpay sa kasalanan, Mala Panginoon. Tulungan mo po kami. Mapagtagumpayan ang aming mga kahinaan, Dakilang Ama. Patawarin mo kami. Gawin mo kami karapat-dapat. Makabahagi sa iyong banal na punan, Mala Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay. Ang tinapay na ito, mga minamahal, ito po yung nagsisimbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkalasog-lasog. Nagkapunit-punit. Lumalabas ang kanyang buto. Halos na wala ang kanyang laman. Sabi ng Biblia, para tayo magsigaling sa pamagitan ng kanyang mga lata. Galing. Gumaling tayo dahil sa latay na yan ang ating mahal na Panginoon. Hawakan natin ang tinapay, mga minamahal ko. Sinabi ng talatang 24, at nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol na sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Kainin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin natin ang sabay-sabay, mga minamahal.
Hawakan natin ang sarong. Hawakan natin ang atas ng ubas. Ito po yung nagsisimbolo ng dugo ng ating mahal Panginoon na umalo sa krus ng Kalbaryo. Sinabi rito kayo, hindi naman hinawakan ang sarong. At pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y isang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating inumin ng minamahal. Gawin natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais niya, ginising ka. Nais niya pumasok, maminamanupan tayo po. Ay ginising sa lahat ng ating kalikuan. Hallelujah! Awitin din natin ang tinapay ng buhay, mga minamahal. Tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makiisa. Yeah.
ating mahal Panginoon. Habang nasa ating kalagitnaan ng ating dakilang Diyos, sama-sama po nating dalangin ang lahat ng ating mga kahilingan, ang ating mga prayer requests, ano man ang ating tagli na karamdaman, ano man ang ating mga personal na panalangin, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, manalangin po tayo sa pong na panalangin natin beloved pastor, mga minamahal. Dakilang kapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito yung mga anak mo. Malapang nung sama-sama po naming idinudulog sa iyo lahat ang aming mga kahilingan, ang aming mga sakit, mga taglay na karamdaman. Dakilang Ama, patuloy po namin pinangawakan ang mga salita mo. Malapang nung dahil sa iyong mga latay kami magsisigaling, kami po'y gumaling na, malapang inoon. Hallelujah, itanggalin mong aming natitirpang kahinaan. Lahat ang aming mga taglay na kapintasan, malapang baguhin mo kami lubusan. Maging karapat dapat kaming Kristiyano, malapang inoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo, malapang nulutas mong aming mga problema bago kami lumisan sa banal na lugar nito. Makamtan po namin ang aming mga kahilingan sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mami na mahal. Banggitin natin ang ating mga sakit. Banggitin natin naman ang mga problema natin, malutas sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat ang ating mga kahilingan, na ang mga natitira nating kahinaan, mga natitira pa natin mga bisyo, mga pintasan, sawayin natin ito'y gawa lahat ng kalaban, gawa ng Diablo para ibalik tayo sa impyerno, mami na mahal. Sawayin natin, labanan natin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Hallelujah, sinasaway namin lahat ang uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Hallelujah, lahat ng sakit at karamdaman pinalalayas namin. Be healed in Jesus' name, be healed. Hallelujah, lahat ng sakit at karamdaman pinalalayas namin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, be healed. Deliverance in Jesus' name, amen and amen. Ay po'y tumayo, mami na mahal, sabay-sabay tayong sisigaw. Sinabi po ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit, mami na mahal. Tayo po'y tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yung mga nananalo sa luto, napapatalon sa sigaw, mami na mahal. Pera lang yun, pwedeng maubos yun, pwedeng mawala sa kanila, pwedeng manakaw. Pero tayo, mga minamahal, ang kayamanan natin sa langit, hindi kaya nakawin, hindi na mawawala sa ating magpakailanman. Kaya lalo, higit tayong matuwa at magdiwang sapagkat tayo po, mga minamahal, ay tagapagmana ng Diyos sa langit. Sabay-sabay sumigawa ba tayo, tumatalo tatlong beses, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.